What's up, Laker Nation? Ang walang buhay na Lakers ay na-demolish ng Denver Nuggets sa ikatlong sunod na pagkatalo nito. Halos magkaroon ng triple-double si Nikola Jokic sa halftime nang lumuwag ang depensa ng Lakers. Sinulit naman ito ng Denver Nuggets na nagresulta sa isa sa pinakamasamang pagkatalo ng Lakers sa season na ito. Ang depensa ng Lakers ay naging isa sa pinakapangit itong performance sa season na ito, na nagbigay daan sa Denver Nuggets na maabot ang 100-point mark sa pagtatapos ng third quarter. Bawat miyembro ng panimulang unit ng Denver Nuggets ay umiscore ng double figures, sa pangunguna ni Jeff Green na nagtala ng 26 points, habang ang backup point guard na si Bones Highland ay nagdagdag ng 27 points mula sa bench. Medyo nakawala si Russell Westbrook sa kanyang scoring slump. Tinapos niya ang 7-15 mula sa field na may 19 points. Ngunit si LeBron James ay nagtapos lamang ng 25 points. At kahit na hindi niya naibigay ang kanyang pangalawang 30-point outing mula noong December 19, subalit hindi ito sumapat para maipanalo niya ang Lakers, lalo na kung siya lamang ang nagsisikap na maipanalo ang team. Sa kaligitnaan ng third quarter, na makatanggap naman si Westbrook ng hard foul mula kay Aaron Gordon, kaya agad na pinaghiwalay ang dalawang player para di na umabot sa malaking gulo, at binigyan ang dalawa ng tag-iisang technical foul. Matapos ang hindi magandang laro ng Lakers sa Sacramento noong Huwebes, ay binago ng Lakers ang kanilang lineup mula sa small ball approach at ipinasok na si Dwight Howard sa kanilang lineup, at inilipat naman si LeBron James sa posisyon ng power forward, habang si Stanley Johnson naman ay sa bench ng Lakers. Subalit hindi pa rin ito sumapat para tigilan si Joker. Ang Lakers ngayon ay wala na sa defensive ratings ng NBA dahil na rin sa mga bagong player na naidagdag ngayon sa koponan. Ito na ang isa sa pinakapangit na rating ng Lakers kung ang pag-uusapan ay ang kanilang depensa. Ang mensahe sa lahat ng Laker fans ngayon at maging ng front office ng Lakers ay maghintay hanggang sa maging malusog ang lahat ng lineup ng Lakers. Habang si Anthony Davis ay nananatiling naka-sideline pa rin, at ang inaasahan naman ng Laker Nation ngayon ay maging kumpleto ang lineup ng Lakers at maging malusog ang kanilang lineup para malaman kung ano talaga ang may problema at para ito'y mabago agad upang maisalba pa rin nila ang season na ito at maging handa sa darating na playoffs. Uuwi ang Lakers sa Crypto.com Arena sa Martes upang harapin naman ang Utah Jazz.